Dahil nga hindi kinagigiliwan na itong mga mag-asawa, kinayayamutan na pala si Smugs pag pumupunta abroad kasi arteng-arte, mata pobre, mapang mata, no? Attention grabber din, sugapa daw sa attention, sabi ni Tentay, di ba? Kasi nga, di ba si Ma'am Shi, minsan ang ginaya niya yung si VP Sara at one point, di ba? I think sa Europe yon, saan pa sila nagpunta? I think that's in somewhere in Europe, pumunta sila. Maybe in Spain, kung saan man yon, na tatakbo si Smugs at kinuha yung cellphone nung nandoon sa umpukan ng mga tao at sumelfie-selfie ng kagaya ng kay VP Sara. Pagkatapos yung picture to, tatakbo ulit pabalik. Eme-eme na pang masa si Madam. Isko parang may kakilala doon sa umpukan ng mga tao ng mga fans ko, kunwari nila. And kinabulot ang cellphone at sumelfie-selfie na siya ang may hawak. Kaya gayang inanita, no, ba't hindi ka consistent ngayon, ma'am? Napahiya ka dahil nabatikos ka sa panggagayo mo kay VP Sara. Tapos gustong-gusto mo na nasa iyo ang attention. Bakit? Ganda ka? Kung di pa nga i-edit yung pictures mo, hindi pa tataas yung engagement ng FB mo, di ba? Kung di pa palitin ang butod, pakinisin ang leeg at mga wrinkles, conscious ka ba dahil ang asawa mo mukhang bagets? Well, ito naman ang asawa ni Smugs, mga atit kuya. Medyo nakakaramdam na ng worries si Kuting, okay? Ate Elisa, thank you so much. Nanonood ka ba ngayon? Thank you sa pang-kwafe. Buti pa si Ate Elisa, love ako. Nag-send siya sa aking GCash. Si Kuting po, mukhang worried na ngayon, mga ate at kuya. Unahin natin itong picture na to. Ang dami ko ng biyahe, wala pa rin investors. Actually, may article ito eh. So, what? Most influential people si Kuting ng 2024? Posted po itong picture na to ng Sara All Philippines 2022. Or senior lang nila, no? May owner naman talaga. Ang sabi ng article, ubos na ang pera ng taong bayan. Sabi ko nga sa inyo, 80% na ang nagagastos, nangangalhating taon pa lang tayo eh. Baka 90% na. Paano na lang yung yung emergency funds? Paano na lang yung contingency funds, mga ate at kuya? Pag patak ng November, ang daming bagyo. Kung nawaldas na ang pera natin sa hindi natin alam na dahilan kasi wala nga silang MOO, wala nga silang proper liquidation ng kanilang MOOE, di ba? Yung maintenance, operating, and other expenses ni Nakuting at ng iba't ibang mga opisina ng gobyerno, ahensya, departamento. Walang proper liquidation. Paano natin nalalaman? Isi-certify lang nilang naubos na. Tapos na. Dapat na nating tanggapin yung certificate. Naubos na namin ang pera. Naghahanap tayo ng resibo. Walang maipakita ang mga inanita. Nanghingi tayo ng book of accounting. Walang ipakita. Diba? Ubus na ang pera ng taong bayan. The number of visits per country where President Kuting traveled are. Ito yung mga number of visits bawat country. Yung isang beses niyang pinuntahang mga bansa, ito yon. Belgium. Doon yung sa Belgium yata, mga ate at kuya, yung nagpicture-picture sila na inagaw ni Smugs yung cellphone sa Belgium yata yon. So number one, Belgium. Nagpunta na rin ng Cambodia. Walang hiya. Tinalbugan na si Ramos sa travel ng ina ni Tanatigas ng mga. Ano ang ibinabiyahe mo, Kuting? Gustong-gusto mo magtawag ng investors? Actually, merong article ngayon, mga kuya, nag-pull out ng kanilang mga investments yung mga foreigners na sa $400 million. Nag-pull out, paano nga, Kuting? Sino mag-invest sa Pilipinas na ina mo ka, ang baliw ka? Isasabak mo sa giyera ang Pilipinas? Sino magne-negosyo dito? Ay, teka muna, nagsisiga-sigaan yung presidente ng Pilipinas. Magkakaba tayo magne-negosyo dyan. Baka mamaya mabomba yung ating mga negosyo. Sino magne-negosyo sa Pilipinas? Ay, nagsisiga-sigaan ka, gusto mong pumalag at binubuyo mo ang China. Pinoprovoke mo, hindi lang binubuyo. Nagyayabang-yabang ka pa. Pag may nategi dyan sa West Philippines, sina Pinoy na nagdadalalaang ng supply para sa BRP Sierra Madre. Act of war na yan, gusto na tayong pinatay ng... Alam mo, Kuting, parang gustong-gusto mong may mapatay na Pilipino dyan sa West Philippine Sea or South China Sea. Parang gusto mong may mabagok ang ulo pag binomba ng tubig. Alam mo yun? Parang may gusto kayong ibuwis na buhay. Mag-ingat po kayo mga, lalo na yung mga dilawan na, at mga bayarang mga, kunwari mga mga mandaragat, no? Mga mangingisda na isasama doon. Kunwari,
mag-ingat kayo. Baka mamaya, lasurin kayo, di ba? Tapos palabasin, napatay kayo ng mga Coast Guard ng Incheck. So, ano nang mga nalakwatsahanin na Kuting? Belgium, Cambodia, China. Galing na rin China si Kuting, pero ginigirean niya yung China. Czech Republic or Czechoslovakia. Wait, parang doon din yun. Maalinman sa Belgium at saka sa Czech Republic. I think Czech Republic yung inagaw ni Ma'am Shi yung cellphone nung nandun sa crowd and picture-picture kunwari. Inagaya nga si VP Sara, gusto rin yata maging vice president. Gusto mo rin maging presidente, Smugs? Hindi ka pa kontento, parang ikaw na nga presidente ngayon. Gusto mo official talaga? O magsisenador ka muna kasi nakabalandra yung malaking picture mo dun sa Davao eh. Ba't kami nakabalandrang picture sa Davao? Gusto mo ipakita na reyna ka na ng Davao? O, galing na rin Malaysia nung nakaraan, Germany, Saudi Arabia, apakada, ay mga tet kuya, parang gusto nang libutin ng 195 countries in the whole world. Kasi nagbabrag nga si Kuting, di ba, nung natanong ng reporter nung babagong upo, saan po ang mga gusto nyong, ang balak nyong puntahang bansa? Sabi ni Kuting, all of it. All of it. Everyone is inviting me. Kaunting imbita kay Kuting, punta agad, no? Talagang makati ang paa ng animal. May pakpak sa paa ang Kuting. Bakit ikaw si Mercury? Ha? Ba't may pakpak ang paa mong ina mukha? Pera namin yan. Hayop ang kapal ng mukha. O, Switzerland, babalik pa ulit. Thailand, nung nakaraan lang, mga nakarang, nakailan, isang beses ba siya nagpunta ng Thailand? Di ba doon yung may nadakma ng Pokelia? Sa Marriott Hotel? Right? May nang bastos na hindi makasama ng delegado ni Kuting kaso yung asawang lalaki ng dakma ng Pokelia di umano kung hindi man puwet ang dinakma. UK, nung coronation ng hari, di ba? King Charles ba yun? Anak ni Queen Elizabeth. And Vietnam. Yung mga bansa naman na dalawang beses na nakapunta si Kuting, Australia, Brunei, ah, nakadalawa na pala itong Kuting na ito doon, Japan, nasundot si Tamba doon ng flag sa ilong, munti ka na masundot sa ilong. Nakadalawa na pala, tatlong beses, nakailang balik si Kuting sa tatlong beses, Indonesia, nakatatlong, walang hiya, tatlong beses ng public balik sa Indonesia ang Kuting, gandang-ganda siguro sa Bali ito. Yung mga bansang apat na beses bumalik, Singapore. Nag-Grand Prix pa nga si Kuting doon, sikreto pa yun, ano? Nalaman na lang natin, nanood pala ng Formula One race ang inanitan. And United States, nakaapat na balik. Andai mong biyahe, Kuting! Bilangin ko, Belgium, Cambodia, China, Czech Republic, Germany, Malaysia, Saudi Arabia, Switzerland, Thailand, UK, and Vietnam, 11. 1, 2, 3, 4, dami! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 yung isang beses na puntahan. Dalawang beses sa Australia, Brunei at Japan. So, 6 times yon. So, 17. Yung tatlong beses Indonesia. So, 21. 21 na biyahe na mga tetuya. Singapore and United States, 29 visits na ang animal. 29 na ang paglabas-labas ng bansa within 2 years ang inanita ng tigas ng mukha. Tinanong si Kuting, one time, pinapunta niya yung mga media sa Malacanang. Doon niya nagsimulang mag-visit si, ano, si isa sa kanya. May mga natuloy na po ba? Magkano po pala yung gastos niyo sa inyong biyahe? Hindi sinagot ni Kuting kung ilang milyon, kung ilang bilyon. Milyon-milyon yan, mga atat kuya. Fuel ng eroplano. Hotel and, di ba, hotel accommodation. Ganyan. Pagkain. Pocket money. Pang-shopping at kung ano-ano pa. Milyon-milyon yan, if not billion. Ang sagot ni Kuting, naku, kahit ilang beses akong bumiyahe, isa lang sa mga pledges ang matuloy, bawi yan lahat, sabi ni Kuting. Asa na ang pledges, kahit isa ba may natuloy, Kuting? May natuloy sa pledges mo? Wala, lakwat, tsaka pa rin yung lakwat. Madadagdagan pa ito, pang 30 na mga atit kuya, papunta ng Switzerland, babiyahe, invitado ni Zelensky, 30 na pala, 30 ang biyahe na ang inanita. At wala siyang pakialam, nasa game show na siya ng US. Most traveled president at tinawag ng Ferdinand Magellan Jr. Sino ito at anong bansa? Makapalang mukha. Nasa game show na. Sino?
pang-trivia na, eh, sino itong presidente ng isang bansa? Thank you so much, Ate Isra. Sino itong presidente ng isang bansa na tinawag na ring Ferdinand Magellan Jr. dahil nalibot na ang bansa? Dahil well-traveled, most-traveled president. My God, pang Guinness kakuting. Tinalbugan mo ang ibang presidente. Tinalbugan mo ang presidente ng mga developed countries ng mayayamang bansa. Ng bansang katulad ng United Kingdom, na maraming colony naman ang UK, di ba? Na dapat bisitahin ang hari ng Inglaterra. Tinalbugan mo si Biden na ulyanin na Empire of the World ang US. Tinalbugan mo ang Japan, tinalbugan mo ang Europe, tinalbugan mo ang Brunei, ang mayayamang bansa, ang Dubai, ang UAE, tinalbugan mo lahat. Buti sana kung apakayamang bansa ng Pilipinas nang inanitan mo ka. Para ikay maglakwatsa ang kapal ng mukha ng mag-asawa. Hanggang kailan? Ha? Hanggang kailan? Kinastos ng opisina ni Kuting sa biyahe ng 2022, 398 million. 480 million ng 2023, yada-yada, 600 million ang travel budget ni Kuting, yada-yada, opisina pa lang ni Kuting at kung sino-sino pa ang sinama. Tinalbugan na nga si Kuting. So, ang dami mo ng biyahe. Thank you po, Ate Rose Victoria. Ang dami mo ng biyahe, wala pa rin investors kasi ang pautot ni Kuting, nagbabiyahe siya para makapag-invite ng investors. Wala nga mag-i-invest dito, Kuting, kasi isasabak mo kami sa gyera. Sino magre-negosyo dito mamaya may lumipad na missile? It is lugi. Billion-billion ang malulugi. Sabi ni Miss Vivian Velez, mga ate at kuya, kitang-kita sa mukha ni Kuting yung pag-aalala at mga wrong move niya. Hindi lang wrong move sa pagkakagala, wrong move din pala si Kuting. Siguro na-realize niya na wrong move ang pag-imbita niya kay Zelensky. Nabuking ang kanyang plano. Hindi maipinta ang mukha ni Kuting pagkatapos na mag-bid siya ng farewell kay Zelensky. Kasi alam niyang wrong move yan. Sign niya na gusto niyang isabak sa giyera ang Pilipinas. Wala tayong pakialam sa giyera ni Zelensky at saka ng Russia eh. Di ba? Ng Ukraine at saka ng Russo. Wala tayong pakialam. Wala tayong may tutulong. Hindi tayo pwedeng maging mediator. Nandito lang naman daw si Zelensky para ano, mag-request ng, ano, ng mga mental health specialist. Na humihingi ng tulong sa Pilipinas kasi marami na daw nasisiraan ng bait sa Ukraine dahil nga kalahating milyon na ang nagkakandamatay doon mga tat kuya. Tapos itong presidente na allegedly bangag din, yung si Zelensky, inimbita pa ni Kuting dito sa Pilipinas. Tayo na ba ang next Ukraine? Matatalo na ng Ruso ang Ukraine mga tat kuya. Pati nga yung mga preso nila, inilabas na para maging sundalo. Ay, lalong magulo yan. Baka mamaya ang pagtitigihin ng mga preso na yun, kapwa nila Ukrainian. Kulang na sila sa tao. O, ito kasing si Zelensky, nagpauto sa NATO, nagpauto sa anemika. O, binigyan ng pera, bilyon-bilyong dolyar ang binigyan ng anemika ang Ukraina ng pera bilang ayuda kasi nga durog sila sa giyera eh. Yung bilyon-bilyon nilang perang natanggap from anemika, ipinambili naman nila ng mga missiles, ng mga baril, ng mga tangke ni giyera sa US. So ang nangyari, yung perang dinonate ng US, ibinalik din sa US. Nakinabang pa rin ng US, sinuli din ng pera kasi nga kailangan ng Ukraina ng mga armas. So inuuto lang ng US ang Ukraina, sinusuportahan pa rin at tinutulungan pa rin lumaban sa Ruso, ay durog na nga. Ito namang si Zelensky, lumalaki ang yaman habang nagkakandamatay ang kanyang kababayan. May pera sa gyera mga ate at kuya. So, hindi malayong kapag nadurog tayo, nagkandamatay tayo, si Kuting lalong yayaman. It's all about the money. Ang gyera is all about the money. Lumalakas ang economy ng China dahil trade partner ang China ng lahat ng bansa, even ng anemika. At nai-insecure ang anemika kasi nga mukhang mag-undergo na naman sila ng recession. Ang ekonomiya ng anemika ay lumalakas dahil sa gyera. Bilyong, sabi ko nga sa inyo, billion dollar industry ang ano eh, ang mga armas na yan, mga ammunition. At dyan nakasalalay ang economy ng US.
pangingialam sa gulo ng ibang bansa, lumalakas sila, kumikita sila. Oh. Ay kung tourism, kayang talbugan ng Dubai ang, well, nauna ang New York, pero 'di ba ayaw rin patalo ng ganda ng Dubai. Kung ano man ang, well, ang pinagmamalaki ng anemika, yung kanilang engineering, matitibay ang kanilang mga kagamitan, 'di ba? Kasi yeah, pag made in the US kasi matibay. Eh. So yun lang yun. Pero kayang talbugan niya ng Germany, ng Japan, ng even ng Singapore. So, and even China, kaya lang naman natin nilalight na ang made in China sira eh, kasi nga barat tayong bumili, di yung mapupunta sa atin yung mga madaling masira din. Pero ang mga made in China na mga mahal na produkto ay high quality. So at saka magaling magnegosyo ang mga inchik. So ang magiging next po na hari ng mundong ito ay hindi na US kundi China na. In fact, ang US may utang sa China, ang laki. Kaya gusto nilang madurog ang China eh, para siguro ma-impas na ang utang nila. Gusto rin nilang gusto rin nilang walang karibal. Oh. Ano ang sabi dito ni Vivian Velez sa picture na ito ni Kuting, mga ate at kuya, na wrong move talaga. Kuting, wrong move ka. Alam namin kung bakit tuta ka ng kano. Ikaw ay dapat ikukulong dahil sa mga pera ninyong bilyones na ayaw niyong ibigay sa mga biktima ng pang-aapi ng tatay mo. I-vlog natin patungkol yan. Kailangan si Kuting ay manatili sa pwesto hanggang 2030. Kailangan nasa power si Kuting or hanggang 2031, mga ate at kuya. Habang siya ay nasa power, hindi siya pwedeng ikulong ng anemika kasi pangulo natin siya eh. Kumusta ang Pilipinas? Kung bibihagin ng anemika ang presidente natin, si VP Sara ang pangulo. Well, pwede rin. I mean, immune yata sa kaso ang pangulo ng Pilipinas, di ba? O hindi pwedeng kasuhan, hindi pwedeng hulihin kasi nga siya ang presidente. Ang ating pong constitution, kopya naman sa constitution ng US. The concerned expression of Kuting's face as he bid farewell to Zelensky raises questions about his judgment in inviting the president of Ukraine sa Pilipinas. Hindi maipinta ang mukha ni Kuting. Eh. So siguro worried siya bakit in-invite niya si Zelensky dito. Nabubuking ang mga lihim niyang plano. Or lumilinaw na ang plano ni Kuting, diba, sa mata natin. Oh. The decision to show unwavering support for Ukraine in a matter that does not concern us is idiotic, katangahan daw Kuting. His invitation to Zelensky appears to be a reckless and ill-considered move. Padalos-dalos. At nakriticize siya dyan, mga ate at kuya. It suggests lack of sound reasoning and raises doubts about his suitability for his position. Parang bangag na eh. Many Filipinos remain unaware of the potential dangers we face. Wala pa nakakaalam sa atin na inilalagay tayo sa panganib ng animal na ito. Dismissing opposition to his move as mere political maneuvering, they fail to grasp the gravity of the situation, believing the conflict only revolves around Duterte and Marcos. Unfortunately, the worst is yet to come. Ibig sabihin, napipinto ang giyera, mga ate kuya. And it is disheartening that the realization may only dawn when it's too late and we find ourselves betrayed. Kapag huli na ang lahat, kapag naramdaman nating nabudol tayo, yun na yun, saka lang tayo matatauhan. Kapag nagpuputukan na. Nag-upo tayo ng Pangulo, kaya nga siya nanalo, dahil nandun sa kanya ang anak nung gustong-gusto nating presidente, at nangako siya ng pagpapatuloy ng minahal nating Pangulong Duterte. Continuity ang pinangako, hindi giyera. Kung Kuting, ibinuka mo ang bibig mo nung panahon na nangangampanya ka, sabi mo, ang balak ko po ay makipag-yera tayo sa China para maangkin natin ang kanilang yaman. Hindi lang maangkin ang ating karagatan. Kuting, hindi naman atin ang South China Sea. Tinatawag lang nating West Philippine Sea yan, pero hindi yan atin. Disputed territories nga yan. Pwede lang tayong mangisda dyan tapos aangkinin mo yung parte ng karagatan na yan? Bakit? Yung mga isdang yan, nagsistay lang dyan? Ang mga isdang yan, Pilipino ba yan? Ang mga isda, langoy ng langoy kung saan-saan nakakarating. Paano pag pumunta ng China, di ano yon? Kaya nga, binibigyan lang tayo ng karapatang mangisda. That's it. Hindi yan atin. Tapos, pinipikon natin ang pinipikon ang China. Tapos, nagde-declare ka pag may napatay dyan na Pinoy, declaration of war yan. Gera na ito.
Ang ina mo, akala mo napakayaman natin, akala mo napakarami nating sundalo, akala mo napakalaki nating bansa. Isang piti, galing na sa bibig mong inanitan mo kay, bumahing lang either ang China or US, babubura tayo sa mapa sa mundo eh. Galing sa bibig mong ina mo ka, bakit nagbago ka? Bangag ka lang ba o hawak ka sa liig ni Uncle Sam? Ano sa tingin niyo mga ate at kuya? Pakicomment na po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.